give the floor to you, Andrea. Thank you. Now, anytime na meron may tanong, pwedeng ilagay sa chat box. Tapos kung minsan siguro may time siguro, Andrea, na i-interrupt kita if kung talagang very ano yung timely yung question niya, or we can keep it for the end, no, sa open forum natin. Go ahead, Andrea. Okay, thank you very much po, Doctor. So, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Andrea Bautista, neurology and psychiatry resident po dito sa USD. So, ang topic po natin ngayon, which is na-introduce naman na po ni Ma'am Josie and ni Dr. Peachy, is dementia. So, the title of our lecture is Isip Ay Patalasin, Dementia Lay Lecture. So, ito po ay gawa po ng aming specialista sa dementia, si Dr. Lovell dito Kalan, and then ako po ang mag-represent po. So ito po yung magiging outline po ng ating magiging discussion sa dementia. So yung una po is, i-define po natin ano ang dementia. And then yung next po is, ano po yung mga palatandaan or mga symptoms ng dementia or yung pag-uulyanin. Tapos paano maiiwasan ang dementia, and then ano mga dapat tandaan sa mga nag-aalaga or sa pag-aalaga ng may dementia. Ayan. So ang first part nga is kailangan ano po yung dementia. So siguro alam naman po natin lahat ang siguro lay term or yung think alam naman talaga sa dementia is pag-uulyanin. Pero actually ang dementia ay isang sakit na may kaakibat na problema or paghina sa memorya, pero aside from yung memory, meron din sa pagsasalita, sa pag-intindi or pag-unawa, sa katalinuhan and kamalayan sa oras or lugar, at saka iba pa doon is dapat humahadlang na ito sa pang-araw-araw na buhay ng isang taong may dementia. Tapos ito myth po talaga, pero kailangan isabihin na po natin from the get-go na ang dementia, hindi po ito parte ng normal na pagtanda. So ang dementia actually, marami pong types. Pag sinabing dementia, may mga types pa po yan na kailangan i-evaluate or i-assess ng isang neurologist or psychiatrist para malaman kung ano po yung nung cause, yung ano yung naging sanhi ng dementia ng isang tao. So dementia, yun nga, para umbrella term describing a set of symptoms causing a person to have changes in brain function. So again, umbrella term po siya. So meron yung number one, yung pinaka-common po is yung Alzheimer's disease. Tapos ang sunod po niyan is vascular dementia. So yan po usually may mga ano po yan, may mga, yung mga taong may vascular dementia, usually nagkaroon po siya ng previous na stroke, may high blood, may diabetes. Kaya po sila nagkaroon ng dementia kasi nagkakaroon din po ng pagbabago din sa utak. And then yung next po is yung Lewy body dementia, and then frontotemporal dementia. Yung Lewy body dementia po para po siyang dementia na may kaakibat na mga abnormal po na galaw ng katawan. And then yung frontotemporal dementia, usually yan po yung mga patients po na may frontotemporal dementia, sila po usually yung may more on sa ugali po, nagbabago po yung ugali, and yung sa pag-unawa and pagsabi po, yung language, yung pag-iintindi and yung pagsasalita. Yun po yung kanilang deficit. So iba-iba po talaga yung, marami po talaga types ng dementia, pero hindi naman po natin sa iisa-isahin for today. Ang importante lang po malaman is, yung dementia, marami pong types and maraming presentasyon. So, ito lang po just to share lang po yung parang global impact ng dementia. Kasi right now, syempre, mas marami na po matatanda. Ay, mas nag-increase na po yung age nung ating population. Hindi na po sila yung mas marami na po tayong matatandang mga lolo and lola. So, around the world, parang there will be 9.9 million new cases of dementia in 2015. So, one every 3 seconds po ang nadadiagnose ng dementia. Tapos, noong 2015, 46.8 million tao na po yung merong dementia. So, in 20 years, so siguro mga 2035, magdodoble na po yung numero ng mga tao na may dementia.
Tapos, ito, very important po sa atin since ang Philippines, ang Pilipinas po ay nasa low to middle income countries. So, usually, yung sa dementia, mas tataas po yung burden ng dementia dun sa mga bansa na nasa low to middle income countries. Tapos, aside from that, yung burden ng dementia is financial din po kasi syempre may mga gamot, magte-therapy, yung mga gamit sa pag-aalaga sa taong may dementia, kailangan paggastusan ng government and nung pamilyang mag-aalaga ng taong may dementia. Kaya somewhat tataas din yung financial burden ng bansa ng mga taong may dementia, lalo if mataas po yung incidence or yung populasyon ng taong may dementia. Tapos, ito na lang din po, by 2050, ito na lang po, focus po tayo dito since nandito po tayo sa Southeast Asia, 226% ang increase ng siguro ang taong mga madadiagnose ng may dementia from 22 million magiging 72 million by 2050. So talagang medyo alarming na po. Kaya kailangan ma-recognize po natin yung mga signs and symptoms ng mga taong may dementia para matulungan natin sila habang maaga pa. So ito again, parang gusto ko na po i-reiterate po sa inyo na hindi nga po, yung pag-uulyanin hindi po siya part ng yung normal na pagtanda. Usually may wala pa pong sintomas pero dahil nga may mga risk factors tayo, kunyari yun nga yung genetics, pwede kasing namamana, pwedeng dahil nga sa high blood, sa diabetes, sa mga stroke, yung diet natin, pwede din. So kaya sometimes yung ano education, which is mga tackle naman po natin mamaya, yung edukasyon, exercise, usually pag yan may mga risk factors na minsan wala pa pong symptoms pero kailangan watch out na po natin, kaya kailangan i-prevent po natin yung occurrence ng dementia. Usually magse-start po yan, yun nga pa yung sinabi po ni Dr. Peachy earlier, parang yung occasional na pag-uulyanin, pero kaya pa niya mag-function mag-isa, pero eventually mag-lead na po siya sa dementia, yung may impairment na po sa araw-araw niyang pamumuhay. So kailangan watch out po talaga natin. Better sana dito pa lang po ma-prevent na po natin yung pag-occur po ng dementia. So ito lang po, just to show you, ang normal brain nga po, even sa pagtanda, konti lang po siguro yung magiging kaliitan pagtanda. Pero pag sa mga sa utak po ng mga, lalo sa Alzheimer's disease, generally liliit po talaga yung brain. Ito din po, in-emphasize po yung hippocampus kasi ito po yung area na memory. So ito din po, another picture showing po yung pagliit po ng utak sa isang taong may advanced na Alzheimer's disease. Ito po ang normal brain or healthy brain. Ayan. So ito, dadaanan po natin again isa-isa. Ito po yung 10 palatandaan ng dementia or pag-uulyanin. Since akala po siguro nating lahat, even ako before po ako mag-training, na ang dementia akala natin pag-uulyanin lang. But actually, madami po talaga siyang symptoms na dadaanan po natin isa-isa para kahit hindi masyadong parang apparent yung kanyang problem po sa memory, pero may napapansin na po kayong iba din sa kanyang pagkilos as dito po sa mga palatandaang ito, at least ma-recognize nyo na baka kailangan na po magpatingin sa isang neurologist. So ito po yung dadaanan naman po natin isa-isa, pero first is yung mahinang memory or yung pagkakaulyanin or makakalimutin. And then yung second po is hirap sa pagpaplano or paghahanap ng solusyon sa problema. Hirap tapusin at gawin yung mga nakasanayang gawain. Yun nga, disorientation po, nalilito sila sa petsa, sa lugar, sa pangalan ng tao, even yung family members. Hirap tumansya sa distansya, sa lugar o lokasyon. I-describe natin po yan mamaya. And then, hirap po sa komunikasyon. Tapos, nawawala po yung mga gamit nila. Malinaw po yung mga decision, yung decision-making skills nila medyo malinaw po or impaired. Tapos, umiiwas na po sa trabaho, sa libangan, or sa activities. And yung lastly is yung pagbabago nga po sa kalooban or yung mood. Nagiging irritable po sila or ugali, nagbabago po.
So yung first is yung mahina yung memory or pagkakamali, makakalimot din. So minsan napansin po natin yung mga loved ones natin, minsan sabihin na paulit-ulit na po sila na dadalaw ba yung anak natin bukas or ano yung kinain ulit natin kanina. Minsan paulit-ulit na po sila. Yun pala, mahina na po yung memory nila or makakalimutin na po sila. Like yung nakita po natin sa picture. Ayan, yung next po is yung hirap sa pagpaplano or paghahanap ng solusyon sa problema. Actually, very common po ito na very common po ito na kino-complain po ng mga family members ng taong may dementia. Usually pag lalo if lola na mahilig po talaga magluto before, alam na alam yung recipe by heart. Biglang nung ipapa nung magluluto na siya, hindi na po niya alam yung step by step process. Minsan ilulublob na po nila yung karne or yung vegetable na hindi pa hinihiwa or hindi pa hinuhugas, hindi pa hinuhugasan. So, hirap na po sila dun sa mga step-by-step procedures. Medyo apparent po, mapapansin nyo din po talaga if may, dun sa taong may dementia. Tapos, number three is hirap gawin or tapusin ang mga nakasanayang gawin. Kunyari, may isang lolo na kanya businessman or accountant, magaling sa math, hirap na po siya mag, mag-compute, hirap na po siyang i-analyze kunyari, yung mga expenses po nila for the week, hindi na po niya magawa, or kunyari, hindi na po mabalik yung tamang sukli, yun, mapapansin nyo na rin po yun, or kunyari, may isang kunyari, mekaniko, hindi na po niya magawa before yung dati po niyang ginagawa na natatapos po niya yung pag-aayos ng mga cars, mga motorcycles, mga ganun. Mapapansin niyo po talaga na usually hindi na po nila tatapusin or hindi po nila gagawin kahit yung mga nakasanayan nilang gawin. And then next po is yung pagkalito sa petsa, sa lugar o pangalan. Ito, I'm sure napapansin niyo din po ito sa mga lolo or lola na kahit kasama niyo sa bahay, hindi na po nila alam sometimes kung nasan po sila. Tatanungin niyo, may patients po kami na nandito po sa hospital, pero pag tinanong po namin, sasabihin po nila, nasa bahay po sila. Or minsan sa petsa naman po sila malilito, parang sasabihin, parang tatanungin niyo po sila, ano po yung buwan ngayon, ano po yung taon. Usually, ang sinasabi po nila, yung kanilang birthday, or minsan maling buwan. More than yung petsa, parang minsan tatanungin niyo po, ano po ngayon, araw or gabi? Minsan nalilito na po sila dun if medyo advanced na po yung stage ng dementia. Tapos minsan pati po yung mga seasons. Kunyari abroad, hindi po nila alam yung summer, winter, spring. Dito po sa atin, hindi na din po nila masyadong madidisorient na po sila sa summer, parang tag-araw or tag-ulan. Tapos, ito, mapapansin nyo din po na minsan, iba na po yung tinatawag nila sa inyo. Ibang name, minsan, lalo if may yung mga apo, hindi na po maalala na medyo jumble na po. Especially yung friends, medyo doon po nauuna yung mga acquaintance, yung mga friends, mga apo, eventually yung mga anak, makakalit, nalilito na po sila sa pangalan ng mga anak nila, eventually, makakalimutan din po nila altogether yung names, pati yung kanilang mga anak. And then yung number five, ito para may picture para ma-describe ko po yung hirap sa pagtansya sa distansya, sa lugar or sa lokasyon. Hindi tawag po kasi namin dito is may visuospatial na problema na po ang patient. Minsan sa baso hindi na po nila ma-shoot yung magpo-pour po sila ng water, hindi po nila ma-shoot sa baso. Minsan bubunggo na po sila kanyari sa mga cabinets, sa mga tables kasi hindi na po nila again matansya yung kailan po sila iiwas, kailan sila, kung saan po sila aapak. So usually yan napapansin po natin especially sa mga dun sa type po kanina yung Lewy body dementia. Medyo may problem po sila dun talaga sa hirap sa pagtansya. And then yung hirap sa komunikasyon. Ito po, our language, di ba yung language po natin, ang language po, dalawang parts po, it's yung pag-iintindi and yung pag-express or yung pagsasalita. So usually, hirap po sila minsan sa pag-iintindi,
may sasabihin po, uutusan niyo po sila, parang kunin mo yung ganito. Iba na po yung kukunin nila or hindi po na talaga gagawin because hindi po nila maintindihan. And then yung next po is yung hirap po sa pagsasalita. Minsan, ibang words na po yung sinasabi nila. Kaya in the picture, sabi po, huminto na ang aking metro. Pero ang ibig sabihin po pala niya is relo. So medyo nagda-jumble na po yung words. So may hirap na po sa pag-express. Minsan po, parang mga bagong words or invented words na po yung kanilang mga sinasabing talagang walang meaning. So usually yan sa mga advanced stages nito ng dementia. So at least ito, watch out din po tayo dito sa hirap sa pag-communicate. And then yung number 7 po is nawawala po yung mga gamit po nila. Sometimes nami-misplace po nila. Mapapansin niyo po, mami-misplace po nila mga susi, salamin, wallet. Ayun, yun po usually yung mga nami-misplace po nila. Yan, pag mga lola, mga alahas. And minsan nila, hindi na po nila mahanap mag-isa. So, yun po, usually tinatanong po namin if nahanap pa po mag-isa or hindi. So, kadalasan hindi na po nila mahanap mag-isa. Kailangan tulungan po sila ng kanilang mga family members na hanapin po yung mga nawalang gamit. And minsan, or not minsan, madalas po talaga, lalo sa mga severe stages na po ng dementia, nagiging paranoid po sila. Kaya na misplace po nila yung kanilang damit, aakusahan po nila yung kunyari yung maid po nila, yung caregiver nila na ninakaw mo yung ganito po, yung damit ko, yung alahas ko. Even yung mga apo, mga anak, nagiging paranoid po sila. So, inaakusahan na po nila na ninakawan po sila. So, yun, medyo common po din natin nakikita sa mga taong may dementia. And then, number 8, mali na po yung mga desisyon. So, minsan, yun nga po yung sa pag-compute po ng money. Kunyari, lagi po sila pumunta sa market before, sa palengke. Uuwi po sila, mali po yung nabili, mali po yung suple, may nakalimutan, yun po. So, medyo watch out po natin yun. And pag ganun po kasi, kailangan na po natin samahan. Hindi na po sila kayang iwan mag-isa because syempre ayaw po natin na mag-take advantage po yung mga taong nasa paligid nila dun sa mga maling decision po nila. So, pag ganito, hindi na po talaga pwedeng iwan mag-isa. And then yung number 9, yung pag-iwas sa trabaho, sa libangan or sa activities na gusto nila. Kunyari before, gustong-gusto po nila sa pumunta sa mall, pumunta sa park, mag-zumba or tai chi. Usually, pag mga taong may dementia, lalo if may mga behavioral or mood problems po sila, iiwas po sila, gusto nila mag-isa, gusto nila nakaupo lang, nakatingin lang po sa labas. So, at least yun, mga what to watch out for po sa mga taong iniisip po natin if may dementia or hindi. And then lastly, yung number 10 po is pagbabago po sa kalooban or mood at yung pag-uugali. So yung mood po, yan po yung mood po natin is either we're happy, sad, galit or angry, anxious, yun po yung mood. So usually sa kanila, may mga mood problems po, usually kalungkutan po. And then nagiging very irritable po sila, napaka-irritable po nila, mainitin yung ulo, mapapansin nyo din po yun sa mga taong may dementia. And then yun nga magagalitin. Before, parang may mga, like, yung mga family members po, minsan i-describe po nila na usually yung lola po, yung kanilang dementia patient, masayahin, madaldal, laging nagjo-joke, and then biglang mamaya, parang wala halos expression yung muka, hindi namamansin, irritable. So yun, at least watch out po natin na, especially sa mga elderly na kasama po natin sa bahay, kasi mamaya, may problema na po pala. So at least, watch out nyo po yun or you tell your friends na, watch out po yung pagbabago po sa ugali. Ayan. So, may mga questions po ba dun sa mga palatandaan sa dementia? Ayan. Siguro parang towards the end or after na lang po nung mismong lecture. Ayan. So, siguro ito po yung mga risk factors or yung mga pwedeng mag-cause ng
ng dementia. So, siguro isa-isahin po natin. So, dito po sa early life or yung pagkabata, simula pagkabata when we preschool, elementary, high school, college, usually ang risk factor po doon is if hindi po less yung education or hindi po nakapag-aral or nakatapos po ng high school, at least high school or college, mga ganong level po eh. So usually pag less yung education, risk factor po siya na magkaroon po siya ng dementia sa pagtanda. And then dito po pag ano na, pag tanda na po, pag adult na po tayo, usually sa mga tao po may hearing loss or nagkaroon ng traumatic brain injury, yung nabagok po yung ulo, natamaan yung ulo pag nung nahulog. Yan, yung mga may alta presyon, umiinom po ng alak or alcohol na more than 21 units per week, tsaka yung obesity or yung katabaan, yun din po pwedeng mag-cause ng or maging risk factors for dementia. And then yun nga sa pagtanda, yun nga po, adulthood, late adulthood na po, smoking, ayan, lalo if matagal kong nag-smoke, laging mag-isa, may history po ng depression or yung matinding kalungkutan, physical inactivity or hindi po nag-exercise, if ano talaga, very polluted po yung air, tsaka yung diabetes. So these, ito po yung mga most common risk factors sa katandaan na pwedeng maging risk factor o pwedeng mag-lead po sa dementia. Ayan. So, paano ba maiiwasan ang pagkakaroon ng dementia? So, yung iba, lalo po yung mga pwedeng na may family history ng dementia, ayun, at least, medyo mahirap talagang iwasan. Pero at least 40% po kasi ng mga kaso ng dementia, maiiwasan sa pamamagitan ng pag-control sa mga risk factors na nasabi po natin earlier. So, ang pwede po nating dagdagan, ito, better po sana as NGO or government level, dagdagan po natin yung level of education po ng ating mga patients. Kailangan po maging active po sila, parang dagdagan po yung physical activity or exercise po. And yung social, pakikisalamuha or yung pag-socialize po, kailangan hindi po sila ma-iwan mag-isa or ma-neglect, since social skills nga po is nakaka, yung pag-socialize is pwedeng iwasan na ang dementia sa pakikipag-socialize. Na pwedeng iwasan is yung mga problema sa pandinig, kailangan i-control po yung blood pressure, yung weight or yung timbang, kailangan sakto lang. Yung paninigarilyo dapat itigil na. Pag may depression, kailangan magpatingin agad sa isang psychiatrist na pwedeng mag, para at least magamot na po yung depression, hindi po siya tuloy-tuloy or matagalan pa. May yung diabetes, dapat i-control ang blood sugar levels. Iwasan na po yung pag-inom ng alak. Siyempre, iwasan po natin yung mga head injuries, mga car accident, motorcycle accident, simpleng fall or yung nahuhulog po sa bahay. At least, maiwasan po natin. And yung pollution po sa, yung mga air pollution. Ayan. So siguro summary po ng mga the risk reduction or risk factors ng dementia. Important po ang exercise. Kailangan itigil po ang smoking. Usually the vitamins po, yung mga multivitamins, hindi naman usually recommended since part naman po siya ng diet natin. Pero kailangan po talaga is ma-manage po yung blood pressure and yung blood sugar. Ayan. So ito just to show you po yung Pinggang Pinoy para po makuha po ng ating mga dementia patients or yung mga elderly population po natin yung tamang diet. Since para makuha po nila yung tamang level of multivitamins, yung nutrients. So, ito po yung Pinggang Pinoy. So, paano po alagaan ang mga pasyente na may dementia? So, ito, at least sa level po ng bahay, may magawa po tayo para alagaan po natin yung mga pasyenteng may dementia or yung mga sinususpetsa na po natin na taong may dementia. So at least sa bahay, may magagawa po tayo. So first, if may stairs or may hagdanan po yung bahay, may mga bagay ba na nakakalat sa hagdanan? So dapat walang nakakalat sa hagdanan, since again, iwasan po natin yung risk ng fall.
And then maliwanag po ba ang ilaw sa hagdanan? Yun nga, again, risk ng fall, we have to, kailangan, hindi po natin, iwasan po natin lahat ng pwedeng maging factors na which would lead sa pagkalaglag ng matanda. Tapos may sirang bait ang baso, yung mga steps po ng stairs, kailangan tingnan natin, baka may sira, kailangan ayusin. And then for the floor naman po, sa may mga basahan ba, or yung mga floor mat, doormat sa sahig, kasi madulas po sila. So usually, tanggalin po sila para hindi naman po madulas. Again, para hindi para hindi po malaglag yung ating patient or yung mga ating elderly sa bahay. Tapos kung basa ba ang sahig, punasan agad, kailangan tuyo para again, hindi siya madulas. And then, linisin po lahat ng mga bagay na nakakalat sa sahig. Again, para iwasan po yung fall. Kasi usually, pag mga patients with dementia, mas mataas po yung incidence or yung risk na malaglag po sila and would lead to fracture pa po. Sa kitchen naman, ano yung mga bagay na madalas niyang gamitin, madali bang abutin? So, ilagay lang sa mga mababang part ng cabinet yung mga bagay na madalas gamitin ng matatanda. Para at least kita din po nila, they know na lagi po nilang ginagamit yun. And again, para hindi po malessen po yung risk po ng fall. And then may taguan po ba ng mga mapanganib na chemical, mga Baygon, muriatic acid. So usually ilagay po yan sa mga cabinets na may lock or mataas yung hard to reach para ano po, hindi po mistaken, para hindi po magamit ng matanda sa mali mamaya because nahirap po sila sa ingredients. Yan po yung magamit. So at least the harmful chemicals out of reach po sa kanila. And then may mga bulok or sirang pagkain ba sa loob ng ref. So alisin na po yung sira or expired na pagkain sa loob ng refrigerator since again, impaired na rin po kasi yung decision making nila. Mali po minsan yung mga decision nila. They wouldn't know po na bulok na po pala yung pagkain or even if bulok yung pagkain, mali po yung judgment nila na gagamitin pa po nila. So always keep yung mga ingredients sa ref na fresh. And then sa bedroom naman po, ayan, mayroon bang ilaw or malapit na sindihan ng ilaw sa kama? So usually, maglagay ng ilaw or sindihan na malapit sa kama. Again, at least pagbangon po nila sa gabi, they need to, kailangan po nila magpunta sa CR, malapit po yung switch ng ilaw or may ilaw po para again, iwasan yung fall. And then, yun nga, ang daan ba papunta sa CR? From the bedroom, may ilaw ba? Walang nakaharang. So again, kailangan panatilihin na walang kalat, hindi madulas yung floor from the bedroom to the CR. Kasi usually, nagigising po talaga sila at night para umihi or gamitin ulit yung CR for other purposes. So kailangan panatilihin natin short and clean yung daan na papunta sa CR para again, maiwasan yung fall. Lalo if mag-isa po sila sa room. And then, ang kwarto ba ay walang kalat. So again, dapat walang kalat or bagay sa sahig na pwedeng magdulot again ng fall. Yan, sa CR naman, madulas ba ang sahig sa banyo? So again, because very high ang risk ng fall, kailangan yung floor mat, yung rubber mat na hindi madulas or yung nagawa sa goma para at least hindi po sila madulas. And then, kailangan mo ba na makakapitan sa pagtayo at pag-upo sa palikuran or pagligo? Minsan may mga rails na po sa shower tsaka dun sa toilet para since minsan kailangan na po nila ng alalay para sa pagtayo and pag-upo. Hindi na po, medyo mahina na din po kasi yung kanilang legs. Kailangan ng support po ng kanilang mga arms. And then sa living room naman po or sala, ang telephone po ba ay madaling maabot at hindi nakakalat sa daanan? So usually ilagay ang telephone sa lugar na madaling maabot para makasagot pa po sila since ano po yan, ang paggamit po ng telephone, instrumental activity of daily living din. At least, hindi po yun matatanggal from them, yung activity po na yun. And magpapromote po ng socialization. And then, madali po bang umupo at tumayo galing sa silya or sofa? So, kailangan maglagay lang ng chair or sofa na hindi sila hirap umupo or tumayo. Kasi again, very... may marami po kami experience na
dumudulas po sila from the sofa to the floor. Kasi nga po, mahihirap po sila yung pag-upo. Mababa masyado yung sofa. Ayan. So, ito lang po yung mga 10 absolutes in dementia care. So, kunyari may patient na po kayo, you know na may dementia, na diagnose po na may dementia ang inyong loved one or inyong patient. Number one, never argue, instead agree. So, kunyari, mali po yung they were nag-reminisce po sila na parang mali po yung memory of nila of the event. Wag na lang po muna silang i-correct habang nagkukwento po sila. Instead, agree. Kasi alam naman din po nila minsan na there's something wrong and baka mag-lead na po sa further depression or kalungkutan if i-point out po sa kanila na mali sila. And then number two, never reason, instead divert. So kunyari may ano nga po, may sinasabi na nga po silang mali, nagiging very paranoid, nag-aakusa na. Instead na labanan nyo pa, i-reason out nyo pa na hindi yung totoo, distract na po. Parang ibalin nyo po sa ibang topic yung conversation para hindi na po, again, mag-lead sa mga away sa bahay. And then number three, never shame, instead distract. So again, wag po natin silang ipahiya if ever mali po yung nagawa nila. Kunyari, naligo po sila, they forgot na nag-shampoo po sila, nag-soap, nag-shower muna, tas shampoo, tas soap, tas lumabas na. Yun, wag po natin silang i-shame. Instead, siguro, ibalik po natin sila sa bathroom, paliguan po natin sila, pero talk about something else na lang po. Since nahihiya din naman po sila, lalo if they know na nagkamali po sila. And then number four, never lecture, instead reassure. So, kunyari, pag nalaman na po niya, ay, sorry, nakalimutan po na kumain pala tayo. Ay, sorry, nakalimutan po, may lakad pala tayo today. Support niyo na po siya. It's okay. Ganyan. Remind na lang po namin kayo. So, wag na lang po natin i-lecture. Kasi, again, nakaramdam din po sila nung na there's something wrong and nahihiya po sila. Number five, never say remember. Instead, reminisce. So, kunyari, parang sa, gusto parang may nakalimutan po silang recent event, parang kunyari binyag po ng kanilang apo, i-reminisce with them na lang po instead of saying, hindi mo ba naaalala yun? Yan lang sabihin niyo, ay mommy, ito po yung nangyari noon, blah, blah, blah. Parang ito po yung, ay pumunta po tayo sa ganitong church, ito po yung kinain natin. At least, ma-feel po niya yung family support and hindi po niya ma-feel na, ay parang, sorry, nakalimutan ko. And then number six, never say I told you instead or I told you so, instead repeat or regroup. So kunyari, yun nga, nagkamali po, nagkamali ng luto, kunyari nagkamali ng ingredient. It's so wag niyo na lang po sabihin siguro na 'di ba sabi ko sa iyo. So wag po 'yun kasi again, nakaka-dishearten po 'yun. Instead, i-repeat niyo na lang po yung step. Okay, mommy, gawin na lang po natin ulit. And then number seven, never say you can't. Instead, do what they can. So kunyari, hindi na po nila kaya siguro to yung mga, kunyari, may mga accountant, or yung mga mahihilig po sa puzzles na mga yung sudoku na hindi na po nila kaya. Instead, siguro look for simpler puzzles, simpler parang kunyari, para lang he feels na part pa rin po siya ng family. Yung simple computations lang po instead of yung mga family expenses, yung mga input, output, yung mga kahit ano, tamang pagsukli, tamang pag-compute ng money, mga baby steps, at least napapractice din po yung mind nila doing what they do best. And number eight, never command or demand, and then instead, ask or model. So, wag po natin silang lalo yung mga complex po, may mga mahirap na po na commands, mga maraming utos, siguro wag na po natin gawin yun for them. Instead, we can ask them and then i-demo din po natin sa kanila. And then number nine, never condescend. Instead, encourage or praise. So, yun nga, parang wag natin silang maliitin since sila din naman po yung nag-alaga sa atin when we were young and they were at their prime. So, instead, encourage or praise. Lalo if may nagawa po silang small victories or small wins. And then number 10, never force, instead reinforce.
So, wag po natin pilitin na gawin po nila yung mga hindi na po nila kayang gawin. Instead, do it with them na lang po or make it simpler para hindi po sila ma-dishearten since deep down, alam po nila talaga. Most of our patients, they know na something is wrong, na makakalimutin na po sila. So, the best we could do at home is, yun nga, para prevent the falls, promote natin yung mga activities of daily living, yung magagawain po nila araw-araw, i-promote po natin para hindi po mawala yun sa kanila. And then, very, be supportive emotionally. Dapat may compassion po tayo. And then, yun nga po, if ever may suspicion na po kayo na may kakilala po kayo, especially your family member, your loved one, may dementia, better po ipatingin nyo na po din sa mga neurologist or psychiatrist since at least maka-counsel po kayo on what to do and magbibigay din po ng mga gamot that could pwedeng ipabagalin yung progression po ng dementia. Kasi unfortunately po, wala pa po talagang cure for dementia. So, the best we could do po with the current meds na meron po tayo is pabagalin po yung course ng dementia para mas makasama pa po natin sila na doing what they do best, na mas kaya pa po nila maging independent as long as possible and maging functional as long as possible. So, thank you very much po. May mga questions po tayo po. Thank you, Andrea. I have some questions for you. Tapos yung iba mong mga clerk, ayaw yata dyan mag-question. Pina-private message ako. Okay. Isang question. Meron bang average age? Yung usual age na mas at risk for dementia or age range na kailangan na bantayan natin para malaman natin kung may dementia na or hindi, or more at risk for dementia? Usually po, mga 70 to 80 years old, yun po mas very, very prevalent po ang dementia. Pero right now po, kahit mas bata po, mga 60 plus, even the late 50s, meron na po. Eh. So at least we have to watch out po for signs po ng dementia. And then sometimes hindi po memory yung problem po, doctor. It's really yung mood, ugali, yung pag-iintindi, pag-unawa, yung mali po yung steps. Medyo hirap po sila sa executive function or yun nga yung mga procedures nila na hirap po silang gawin what they do previously. Okay, so dati kasi parang medyo pang mas matanda na talaga. So ngayon, hindi imposible po ha, na kasi less than 60, 70 years old, eh hindi na kayo magkakademensya, pwede pa rin po. May nagtanong dito, pag nag-CS po ba, mas high risk maging magkaroon ng dementia? Tapos after sagutin to ni Andrea, we will ask si Ma'am Anita, no, kung ano yung tanong niya. So Andrea, may yung pag nag-cesarean section siguro ito, no? May ano ba yun? May kinalaman ba sa dementia yun? Kasi na-anesthesia, di ba? Yun yung madalas na sinasabi nila. Na-anesthesia kaya ngayon wala nang maalala. Yan. So ano, so far po wala po naman risk factor. Wala pong, pag na-CS po is mas mataas po yung risk na magka-dementia. Yung mga nabanggit po natin na risk factors earlier, lalo po yung hypertension, yung alta presyon, yung diabetes, yung mga dati pong nagka-stroke, yun po very, mas high po yung risk na magkaroon po sila ng dementia. Okay, so before we go to the question of si Jo, Ma'am Anita, nag-raise po kayo ng hand. Ano po ako, yung... Good morning, ma. Good morning po, Doc. Good morning, ma'am. Ano po kasi, ano lang ako, naglalaro lang sa isip ko. Kasi nung panahon, ubaga, kahit mga matatanda na, teka, sandali. Mag-start my video. Ayo nga pala, sorry. Yan. Kasi po, nung panahon po kasi hindi uso yung hindi masyado yan. Ngayon nagtataka nga po ako ngayon bakit marami na po yung mga ganyang sakit na dementia. Ano po ba talaga yung pinakasanhi talaga niya? May reason po ba, halimbawa yung sa pagkain ba ito, sa kapaligiran ba o sa trabaho niya? Kasi nakakapagtaka po kasi ang dami nang nangyayari ngayon na may dementia. Yung ganyan pong sakit. Kasi nung panahon,
yung lola ko talagang matanda, pero hindi naman po nangyari yung ganyan. Andrea, maybe ibalik mo yung slide natin dun sa risk factors. Maaari rin po kasing hindi lang nadadiagnose dati. So, pwedeng ganun. Tapos ngayon, mas maano na tayo mag-diagnose, kaya parang dumadami. So, Andrea, can you stress, ano nyo ulit itong very important, ito yung mga risk factors for dementia? Yan. Sige po, Doctor. Actually po, Ma'am Anita, kaya siguro din po mas mataas po ngayon yung incidence din po ng mga taong may dementia. Before po kasi, siguro yung mas napapahaba na din po kasi natin yung buhay ng ating mga elderly population since marami na pong illnesses na before hindi treatable, ngayon may mga gamot na. So, napaprolong po natin yung kanilang life. Kaya mas nakikita na po natin yung dementia since very prevalent na po siya sa mga matatanda. Pero yung sanhi po kasi marami po talagang marami po talagang sanhi before. Ay, may mga, marami po talagang sanhi ang dementia. And aside from that po pala, before po kasi wala masyadong cars, walang jeeps. Usually the people before naglalakad. Mas healthy po yung food kasi ngayon marami na pong fast food, mas marami na pong processed food. So at least the diet and yung exercise before mas maganda ba kung sakali. Mas natural yung diet and then mas may exercise yung mga tao since not much cars, not much mga transportation, mga modes of transportation before unlike now na Grab. Ang dami na po Grab, angkas, ganyan. So at least the physical activity before mas maganda. And sa mga sanhi naman po ng dementia, siguro to answer na rin po yung question po ni Ma'am Josie, yung namamana po yung dementia, actually less than 1% lang po talaga yung incidence na namamana po ang dementia. It's really more of mga modifiable po na risk factors. Again, yun nga po kailangan, yung education, which is, mahirap po talaga sa country po natin na yung education po na mas marami po talaga na hindi po tapos sa high school, sa college, at least yun, mataas po talaga yung risk for dementia. And then yun nga po yung hearing loss, yung nabagok yung ulo, again, yung hypertension, yung smoking, alcohol, yung physical activity, depression, diabetes, yun po talaga, Ma'am Anita, po yung one of the many na pwedeng makakos po ng dementia na pwede po natin agapan pa. Thank you, Andrea. Thank you, Ma'am Anita. So, nasagot na natin yung hereditary. May tanong din, yung umiinom po ba ng gamot na may sakit, may possibility po ba na magka-dementia? Lalo na siguro, Andrea, ito dito sa slide na to, yung mga sakit na malamang konektado sa dementia. Pero maganda yun, umiinom siya ng gamot. Ibig sabihin, tinatrya niyang i-control. So ano yung mga sakit dito? Hypertension, diabetes, ayan. Yung mga sobrang mabigat yung timbang, no? Very important. Tapos, diba yung mga sigarilyo, wag nang mag-sigarilyo. Okay, eto, may tanong yung isang, I think clerk natin to. Pag ayan nung mga Memo Plus Gold, naku, ang daming mga commercial na ganyan, 'di ba? Memo Plus Gold, mga supplement na para sa memory mo, nakakatulong ba 'yon na maiwasan natin yung dementia in the future? Very good question 'yan. And actually there's no harm naman po sa pag-inom po ng mga Memo Plus Gold or mga food supplements, but again, ano po siya, hindi po siya recommended. The proper diet talaga po talaga yung recommended, yung pinggang Pinoy. So okay. Usually, kasi baka dagdag gastos din na po din for the patient when they could get it naturally naman po from real food na, or more natural food, natural sources of food na kailangan lang in moderation po yung the grow foods and the glow foods. Yan. Ano nyo, kuhanin nyo ng screenshot to, tapos i-post nyo dyan sa Iskaparate na Facebook para laging may reminder kayo na ito yung magandang mga food. Before we go to Ma'am Rosalinda, si LJ naka-raise ng hand. Yes, LJ.
LJ? Sige, kay Ma'am Rosalinda muna. Sa palagay daw niya, other factors for dementia, ang dami pong iniisip or stress or problems na di pa nahahanapan ng solusyon. Nakaka-contribute ba yan sa dementia, Andrea? Actually po, doctor, yung mga psychiatric illnesses, lalo po ang depression, which can have mga anxious distress. Minsan may mga depression na may kaakibat na anxiety. May 4% na pwede mag risk factor for dementia. So at least, tama po kayo na yun nga may another factor ng dementia or another risk factor na pwedeng mag-lead to dementia is yung depression and yung anxiety. Okay. May isa akong ano ha, parang very useful na tip. Kasi yung mother ko nga, no, she may dementia siya. So minsan, yung mga kunyari, oh, nasaan na si Vic, which her husband, no, my father, na namatay na since before pa, matagal na. Pero hinahanap niya kasi daw dapat magla-lunch kasama namin. Hindi ko alam kasi kung sasabihin ko sa kanya, Mami, wala na si Daddy. Or kung i-insist ko na namatay na siya, 'di ba? So hindi pala dapat ganoon, 'di ba? Parang i-ano niyo na lang. Huwag niyong lalabanan, huwag niyong aawayin. I-ano niyo na lang na para hindi sila lalong mag-isip. Tama 'yon, no, Andrea? Yes po, doctor. Parang don't reason, i-divert na lang po yung Oo. Okay. Yung yaya namin na nag-aalaga sa kanya from before pa, ang sinasabi niya parate, ay di ba, Inday, meron kasing pandemic kaya hindi makapunta dito yung mga tao. Siguro nasa ibang lugar pa siya. Ganon. So, mga tip yon. Kasi pag ininsist nyo na wala na siya eh, mga ganyan, makikipag-away. Usually nakikipag-away sila. Ma'am LJ, Sir LJ or Ma'am LJ, are you ready na? Yeah. Can you hear me? Yes po, ma'am. Yes. Go ahead. Okay. Yes po. Okay. My just sharing this, sharing. I used to take vitamin E before. Started age of 17, but I stopped in age of 22. Because I'm with Philippine Star also, aside from my other business. And we have a page there on every Saturday or Friday. And it's all about medical, something like that. So there is a press release that I came across during that day, saying that taking vitamin E, the side effect is dementia. One of, di ba, may mga gamot na pag nag-take na, may mga side effects sila, like glutathione, pagpaputi, something like that, although it's for the liver, or, you know, things like that. So ito naman, nakita ko, nabasa ko, actually I cut it and keep the clippings. Pero hindi ko na siya makita eh. Pero saying that taking vitamin E, the side effect is dementia. But I'm not experiencing it. Tinigil ko lang muna siya. And up to now. Although the taking vitamin E naman, it's very good. Good for the heart, for the skin, for the, you know, things like that, for the body. Pero yung side effect niya, siguro in the long run that you kept on taking it, yun ang magiging resulta. So, was it true or now I'm age 69. Pero wala naman akong nararamdaman na limot-limot or something like that. Basta, what I'm doing is to prevent yung mga ganyang limot kasi it goes like to my sister, pero she passed away already, 74. I kept it to myself na when there is a material that you are kept on using, so place it in one place para doon mo lang siya pupuntahan, like the key, toothbrush or whatever, basta anything from the room up to the dining, something like that, na
doon mo lang siya talaga ilalagay. Wala nang ibang place mo siyang babaguhin. So, yes, nakakatulong talaga yon. Make it a habit, no? Yes. Okay. Andrea, anything about vitamin E? Actually po, Ma'am LJ, vitamin E hindi po siya nakaka-cause po ng dementia. There's no study po so far na nagsasabi na vitamin E can cause dementia. Actually, vitamin Side effect. Ano, hindi po. Actually, vitamin E po can prevent one type, may pina-prevent po siyang one type of dementia, which is yung vascular dementia. Yun yung mga pwedeng caused by the stroke, hypertension, diabetes. So actually, vitamin E can help prevent po yung, or prevent, can help na i-stop po yung dementia from occurring dun sa isang patient po na nagkaroon nga po ng may hypertension, diabetes, stroke, na pwedeng magkaroon ng vascular dementia. So again, protective po siya yung vitamin E. Antioxidant po kasi ang vitamin E po. They're everything in moderation. Better po talaga is ano, yung tamang dose po talaga ng vitamin E. Pero wala pong study right now na saying na side effect po niya is dementia. But anyway, it was a press release. It was a long time ago, pero wala naman ako na-encounter na lumabas ulit. But, you know, just to prevent it for myself alone, or I don't know kung mayroon pang ibang nakabasa ng ganoon, that's only my opinion. Kasi hindi naman yung ako lang yung nag-storya ng ganun. At what, it was just a sharing for this chat. It Thank goes you. Really vitamin C. I mean, the E. Vitamin E. Thank you very much. I was taking vitamin E, Kirkland. Pero humaba naman yon. Pero wala naman akong naramdaman. But I do not know. So, no study saying that vitamin E causes dementia. One of the side effects. There is a side effect. Side effects. So, walang study na ganun. Antioxidant, vitamin E, antioxidant po yan. Ito yung mga, parang mga supplements na in fact nakakatulong sa brain function and sa mga blood vessels natin, no, para iaano natin yung vascular dementia. Okay. So may tanong dito, aside from the question on supplements, brain activity, Sudoku, Scrabble, ano pa ba yun? Mga word, nalimutan ko na. Ayan, ulyari na ako. Sige, ano, Andrea, nakakatulong ba yan? Yes po, actually magaganda po yung questions po ni Ma'am Josie. These are actually suggestions which are very good po. Nakakatulong po talaga siya to help prevent dementia. Again, aside from physical inactivity, dapat the brain active din. More than physical exercise, mental exercises will help po talaga. Scrabble, Sudoku po talaga. Mahjong actually po, doctor. You know? Mahjong! Oh, sige, very good. Mahjong can be very... Oo. Very nice. Recommended kay Andrea yon, mag-mahjong tayo. Mahjong. Nakakatulong, no? Kasi yung sa brain. Very cognitive po kasi medyo high yung cerebral function po involved. Yes. Mahjong. Critical thinking yon, di ba, Andrea? Yung mahjong, critical thinking strategy yun eh. Meron akong nakita minsan sa email, mga try this out or on Facebook or Twitter or X, sabihin one word dementia test. May mga ganun ba? Yung one word lang, alam mo kaagad na may dementia ka? Or do you have to undergo mga tests talaga for na madadiagnose ka talaga properly na may dementia? Yeah, better po. Actually, there are a lot of screening tests po para sa dementia. Better lang po talaga magpakonsulta po talaga sa doctor. Actually, primary care physician or neurologist and psychiatrist, may mga screening na po talaga for dementia. Minsan may patient-based na screening, which is yung MoCaPi, MMSE, parang iki-quiz mo yung patient. And then meron po talagang mga questionnaires for caregivers na that could determine if may possible dementia nga po yung patient. Pero yung mga one-word dementia exam, parang it's not used in the clinic so far po. Clickbait lang yun para i-click mo siguro yung site na yan. Ano. Meron mga pasyente na may dementia na nagsasabi na parang meron silang visual hallucination. Yung may nakikita sila. Kunyari, ayan nga, may bisita ako eh. Batiin nyo nga yung gumaganon sila. Is
Pwede ba yun ang dementia or may ibang nangyayari sa pasyente? May isang type po ng dementia na very florid po ang visual hallucinations, which is yung Lewy body dementia, which is the third most common din po na dementia. Very, very florid po yung visual hallucinations. But actually, all types of dementia, lalo po yung mga nasa moderate and may mga psychiatric symptoms ako, which we call behavioral and psychological symptoms of dementia. So yun po talaga, it could happen po. That's why kailangan magpatingin po din sa neurologist or psychiatrist para mabigyan po ng short-term na or low-dose na antipsychotic para at least mawala po yung hallucinations. Muna yun. Tapos ang nakaka-concern talaga dun sa mga may dementia is minsan nagiging frustrated sila, no? Tapos pwedeng mag-cycle yun sa parang nadidepress naman sila kasi hindi nila magawa yung gusto nilang gawin. So parang ano siya, related, associated ba talaga yung dementia and depression? Actually, in depression po, sometimes it's a part po or part and parcel po ng dementia, which is part of the BPSD nga po or behavioral or psychological symptoms of dementia. But sometimes if, actually may mga patients po kami, may insight po sila, they know na may dementia, they know na they're deteriorating. That one alone can cause po na may mood symptom or depression. Oo nga eh, yun ang ano. May tanong ulit si Ma'am Jo, pwede ba maging violent ang patient pag worse na ang dementia niya? Actually, Ma'am Josie, very medyo common po, lalo sa moderate to severe dementia since they become so paranoid, kukunin daw sila. Yun pala, mag-check up lang, ikikidnap daw sila. They barricade themselves, they nagbabrandish minsan ng mga sharp objects. Kaya again, very careful nga po dun sa mga harmful physical and chemical objects at home since they could use it po against yung caregivers nila. They could be violent po, lalo po sa severe. Ito, may comment si Ma'am Maria Erica. Grandmother is 92 years old. Simula nung bata siya, routine every day mag-attend ng mass sa church, mamalengke, magluto at manahi. Na-stop po ang lahat yan before pandemic dahil sa pagkadulas. At nag-cause ng unti-unti pong pag-stop ng lahat ng routine niya dahil sa hirap siya sa paglalakad. Until one day, siya na mismo ang nag-stop na maglakad. Doon pa namin napansin ang pag-start ng kanyang dementia. So, pwedeng ano talaga, no, parang nag-stop yung physical activity, yung routine. Kasi kanina, minention ni Ma'am LJ, di ba? Routine, habit, dito ko lalagay ito, dito ko lalagay ito. Pag ganun ba, nawala yung routine, nag-increase ba yung chances na doon mag-start yung dementia? Actually, yes. So we have a lot of patients po now for memory, na nag-memory assessment. The start of their symptoms is the pandemic po. Since nawala po totally, no physical activity, no socialization, nawala po yung routine, di po makalabas. So at least the stimulation, visual, auditory stimulation, yun nga, socialization with friends, physical inactivity, hindi po talaga nila magawa. So that could have led to ano din, the dementia. Ang dami talagang nangyari dahil dito sa pandemic. Really, really bad. Ito, may sabi si Ma'am Gbet. Worse na po ba or critical na ba ang lagay ng isang tao na may dementia pag nalilimutan niya ang pangalan ng kasama niya sa bahay? Severe dementia ba yun? Yung talagang name recognition, face recognition, hindi niya malamay. May iba pa po kasing factors na kinoconsider para masabi po na severe yung dementia. Like yun nga, yung kaya pa po ba niyang gawin mag-isa, yung kahit pagligo, yung bihis, kain, kaya pa po ba niya, yung nga, pagbota ng clothes, kaya pa po niyang gawin mag-isa, yung judgment, medyo yun po yung ina-assess namin if kaya pa po ng patient na may sound decision making or not. But usually po pag mga yun nga, medyo hindi, medyo disoriented na po even to family members, we have to watch out. Baka may kaakibat pa siyang ibang symptoms na we look for to say na severe na po yung dementia nung isang tao po. Usually functionality po yung inaano po natin, yung ina-assess po natin to say if severe, moderate, mild, moderate, or severe yung dementia po ng isang tao. Alright. Oh, ito, pangpataw to. In listening to your wife's daily nagging, healthy for dementia. Laging may stimulation, no? Chat.
Maganda ba yun? May kinalaman ba sa dementia yun, Andrea? Nan naman po, doctor. Okay. So, pwede pa mag-nag. Oo. So, kahit mag-nag, hindi nagkukos ng dementia yun. Tingnan mo na lang yung dahilan bakit kanina nag. Okay. Sige. I think that's all the questions and comments na meron tayo dito sa ating chat box. So, thank you very much, Andrea. Madaming naliwanagan sa iyong lecture about dementia. Mas naintindihan na namin ngayon. Sana naintindihan din ng Escaparate community. At sana makatulong ito, no? Hindi lang sa pagkilala ng mga simptoma, paano nagkaka-dementia, para rin maiwasan natin yung mga risk na magkakaroon ng dementia. Tapos kung anong pwede natin gawin para matulungan natin ang ating mga kamag-anak na may dementia na. Alright? So, giving it back to you, Jo, and Escaparate. Thank you, Dr. Andrea and Dr. Pichi, sa napaka-informative na tungkol sa dementia. Actually, dati, no, yung hindi ko pa alam kung ano yung dementia. Akala ko ang dementia, yun yung, alam mo na yung mayroong diferensya sa utak. Yung mga nadadala na sa mga national mental hospital. So, it's sad. It's sad for me kasi I didn't even know na yung mga, ang dementia, eh hindi naman tungkol doon. Yun pala ay, yun na nga, Alzheimer ang umpisa niya, no? But hindi siya yung tawag nga natin doon, mga sira ulo. Okay, so yun ang ano, hindi pala yun ang ibig sabihin ng dementia. That's why sa chat group namin, Dr. Pichi and Dr. Andrea, I had to mention the Alzheimer kasi yung notion na dementia might be, ang connotation is sira ulo. Okay, so that's why I had to mention that in our chat group, yung Alzheimer na word. Okay, salamat ng marami sa inyong dalawa at maraming salamat rin sa mga questions and mga replies ng ating mga doctors. Next, so stop share na po tayo, Dr. Andrea. Ayan. Okay. So, ngayon naman, bibigyan natin ng Certificate of Appreciation si Dr. Andrea Nicole Bautista dahil sa kanyang pagiging resource speaker on the topic of dementia. Given today, November 29, signed by Beck, Lianeta, and myself. And of course, another Certificate of Appreciation for moderating the talk about dementia for Dr. Maria Piedad Natividad. Given today, November 29, signed by Beck Lianeta and myself. So, ayan, alam na natin lahat kung ano ang risk factors. Alam na natin rin kung ano ang, kunyari, mga nag-alaga sa mga may dementia, anong pwedeng gawin para mas maiwasan pa na lumala. Or yung, yun na nga, yung mga pagkahulog, isa yon. And then, of course, yung mga questions na about yung supplements. At saka yun nga, anong pwedeng gawin para sa mga may dementia. Okay, so Beck, ano na ang ating sunod? Thank you, Andre. Ayan, maraming salamat. Hello. Ayan, group chat na tayo. Yes po, group chat po tayo. Yan po. So, meron po tayong two slides. Open na po tayo ng ating mga camera para po makasali po tayo sa group chat po. So, open lang po tayo. Lang po, ah. Okay po. So, smile po tayo. 1, 2, 3. Isa pa po. And last one. Thank you po. Thank you. Okay, maraming salamat, Pichi, Dr. Andrea. At it has been a pleasure for the UST doctors to be with us since 2 years ago, starting 2 years ago. Maraming salamat sa mga marami niyong binigay sa aming mga topics kung saan kami natuto na lahat. And of course, enjoy the holidays
it's beginning to feel like Christmas, to look like Christmas. Maraming salamat again. Bye. Ay, Ma'am Josie, sorry. In attendance, yes, po, I would like to welcome na po si Dr. Lovell Dito Calan. She's been here po since the start of the lecture. Siya po yung ating dementia specialist po in training. Ah, Dr. good Lovell. Morning po, Doktora. It's a pleasure na nandito ka po sa amin, sa Escaparate community, mga micro-entrepreneurs po ang nandito. Nationwide po itong nanays natin, as we call them. Maraming salamat talaga, Peachy, sa iyong brainchild na ginawang project for the Escaparate community. Thank you sa lahat. Bye! Merry Bye. Christmas! Mata tayo next month. Merry Kaya Christmas! May... Yeah, oo. Sige. Thank Bye. You. Thank you po. Bye. Escaparate hosts its own e-commerce website that sits on Shopify, one of the fastest growing online marketplaces in the world. In addition, the company has chat commerce capability and is present in the marketplace platform of GCash. Product promotion is carried out through social media assets like Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, and other popular messaging platforms. Capacity building is carried through the Escaparate Academy. There are thousands of micro entrepreneurs being assisted in various ways by Escaparate.com. Escaparate is a group that empowers SMEs by making their goods and services from all over the Philippines accessible to the rest of the country. On top of the wide range of crafts and product offerings, Escaparate now offers fresh produce grown locally by senior citizens and proud members of the Paraiso Village Farm of Seniors Faith Club. Step into our joyful marketplace and discover the magic of buying local products with Escaparate.